May bagong labas na bagong hero dito sa Advanced Server Tropa. Napakaangas, napakalupit. Sobrang lahas, sobrang daling gamitin. Ito si Sisi. Ayan, napalupit ito tropa kasi pwede mong gamitin sa EXP lane, pwede mo rin gamitin sa mid lane. At itong video na to is full tutorial kung paano mo siya gagamitin ng effective. Papaliwanag ko sa inyo yung passive, skill 1, skill 2, at syempre yung skill 3. Babasahin natin dito yung passive skill 1, skill 2, skill 3. Nalabas din yung English niya. Basahin nyo na lang pero papaniwanag ko na sa Tagalog ng mabilisan. Ito yung passive ni CC, Performer's Delight. Pero siyang stack of delight kapag nagdidili siya ng damage. Then, stackable yun hanggang 10 beses. Each stack merong 3% additional movement speed. So, sobrang bilis mong tumakbo pag 10 stack. Kasi nga, 30% yung madadagdag dun sa stats mo. At hindi lang yung tropa. Kapag nasa 10 stack ka ng passive ni CC, meron kang 30% spell bump additional. Grabe ba? Diba? Sobrang lupit. Punta naman tayo sa skill 1. Ito yung Yo-Yo Blitz. Pinaasim to explanation ni Kotropa. Pinaamalapit na kalaban sa kanya, pag kinlik mo yung first skill, otong tatama sa kanya, hindi mo kailangan i-aim. Kiklik mo lang, 3.5 seconds, magdidil ka ng damage sa kanya. Sobrang lupit, ba? Diba? Pinaamaganda doon, kahit gumamit ka ng first skill mo, isabay mo yung second skill, hindi ma-hansel yung first skill mo. Ganun kalupit. Punta naman tayo sa second skill ni CC. Ito yung isa sa pinakamalupit na skill niya din, tropa. Kuwari kayo doon sa kay Brody, yung second skill niya, halos parehas lang naman. Pinagkaiba lang nila, tropa, merong stun yung kay Brody. Yung kay CC, wala. Pero maangas din kasi meron din siyang damage. Punta naman tayo sa ultimate ni CC, tropa. Isa to sa pinakamaganda rin niyang skill, tropa. Kasi nga, kapag tinamay na ultimate yung dalawang kalaban, pwede niyang tamaan ng first skill niya ng sabay. Sobrang lupit, di ba? Kasi hindi lalayo yung dalawa na yon pag meron siyang binatong laso o yung tali ng yoyo niya. Kasi yun yung ultimate niya, tropa. Pero pag isa lang yung kalaban, hindi naman problema. Kasi dumodoble din yung damage. Kaya nga lang, yung pangalawang damage ng yoyo niya, tropa, mas mababa ng 20%. Punta naman tayo sa actual game, tropa. Yung passive niya, makikita nyo rin yan dun sa baba. Ayan, no. Yang parang tumatakbo. Pwede maging sampu yan every time na nagdi-deal siya ng damage. Pero alam niyo bang pinamaganda dito, tropa? Kasi, yung first skill niya, tropa, natitrigger din yung passive niya. Halimbawa, isang first skill lang natin, full kagad yung passive natin. Ano ibig sabihin nun? Meron tayo additional 30% kagad na movement speed sa isang first skill pa lang basta tumama lahat. At hindi lang yon, 30% spell bump din yung additional nun. Diba napaka-aras? Ayun o. At isa pa dito, tropa, yung yoyo niya, umahaba yan. Pero, syempre, yung bilog na yan hanggang dun lang. Pag lumayo ka dun, hindi na siya gagana. Ayun o, diba? Sobrang lupit. Yung second skill niya naman, tropa, pag normal, ganito lang. Ayan. Pero pag may tinamaan ka, tropa, na jungle monster, minions, o kaya namang kalaban, pwede ka mag-move paharap, patagilid, patalikod. Halimbawa, ito, paharap. Ayan, parang kay Brody lang, diba? Pwede ka rin namang patalikod. Depende sa'yo kung anong trick mo, depende sa sitwasyon. Pwede rin patagilid kung gusto mong sakto dun sa damo. Wala namang problema yung tropa. O, diba? Napakaangas. Na inyong skill 1 and skill 2. Ni CC, diba? Sobrang solid. Yung ultimate niya naman, tropa, ganito yung normal na first skill niya. Ganyan kabilis. Parang isang yoyo nga lang yung binabato niya, tropa, diba? Pero pag nag-ultimate siya, kala mo naka-inspire. Ayan, no? Diba? Napaka-angas. Tapos hindi lang yun, kasi pag dalawa na yung kalaban, tatamaan din yung dalawa. Punta tayo dito, lagay din tayo ng damage bot. Dalawa na sila. Tapos tanggalin natin yung CD, kasi napakita ko naman na sa inyo. Kapag magkatabi yung kalaban, syempre, dalawa yung tatamaan yan. Tapos pag nag-per-skill ka, dadamaan silang dalawa. Napaka-angas, di ba? Gawin nating tatlo, pero alam ko dalawa lang eh. Lagay tayo ng damage bot ulit, tapos ultimate tayo. Sa dalawa lang siya, tropa. Dalawa lang yung tatamaan niya, kasi dalawa lang yung yoyo niya eh. Make sense nga naman, di ba? Pagdating naman sa build, tropa,
Tingin ko ang pinaka-effective sa kanya spell bump. Since sa passive niya mayroong additional 30% spell bump, di ba? Siguro yung recommended okay na okay yun. Ito yung build na yun, tropa, 40% cooldown deduction to. 10% galing sa boots, 10% galing sa bloodlust axe, 10% galing sa hunter strike, and 10% galing sa war axe. Tingin dalawa, depends item na para sustain. Kasi ang bilis dito pang habol, tropa, dahil doon sa 30% additional movement speed doon sa passive niya. Napakalupit, diba? Halimbawa, pakitaan ko kayo ng malupit na takbuhan. Halimbawa, ganyan, full stock siya, diba? Ang bilis niyan tumakbo. Sasakay siya dun sa yoyo niya, tropa, napakaangas. Spray skill ka na naman. Siyempre, matitrigger na naman yung ano niya. Yung passive niya, tropa, ayan, 10 na naman. Yan, mga habol na naman siya. Pag tumatakbo yung kalaban, S-isam mo lang, siyempre, mau-hold na sila. Di sila pwede maghiwalay ng ilang segundo, diba? Napakaangas, tropa. Siguro yun lang muna yung mabibigay kong tips sa inyo regarding dito sa bagong hero na to. And gagamitin ko naman siya dito sa advanced server, tropa. Kung meron ako na-discover, i-share pa naman sa inyo yun. Sobrang angas niya. So sana nakatulong tong video na to, at kung gusto niyong bilhin tong hero na to, abangan niyo sa original server links kasi malupit to. Sa akin, maraming salamat at tingin ko hanggang dito na lang.